Hello guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Ito na naman po, nagbabalik ako sa aking YouTube channel, Ronald Caspe. Please like and share, comments and subscribe to my channel. Marami pong salamat. At ngayon po ay magre-repair ako ng pot heater, yung initan ng tubig, Hanabishi ang tatak niya. Ito yung chat. Yan, Hanabishi. Yan, hindi na gumagana. Kaya subukan natin i-repair. Ayusin natin ito. Gagawin natin ay buksan natin kasi hindi siya gumagana. Ititest natin ang switch kung gumagana pa ba o hindi na. Of course, yung heater. So, kailangan natin ng tools. Ito. Screwdriver, tester. Yan. Yan, tester tayo. By the way guys, medyo may alam po tayo sa ganitong trabaho kasi tayo po ay nakapag-graduate ng Bachelor of Science and Industrial Technology, major in electrical, so it means industrial electrician, at ang inyo pong lingkod ay isang board passer at saka may lisensya sa PRC. Sa PRC, ako po ay isang registered master electrician. Ayan, kahit paano, kaya nakaka-indignidayo. Marunong tayo at ito at ang ating profesyon. Ito guys, bubuksan na natin. Tabi po natin ng screw para hindi mawala. Ayan. Bubuksan natin. Ayan. So, sa ganitong mga heater, normally, ito yung plug ng power supply niya. Ayan. Itong portion na to, magkukontak sa ang neutral, isa ang line, or line 1, or line 2. Magkukontak po yan. Ito po siya. Kita mo kung makikita nyo. Yan. Ito. Magkukontak po yan. Dito. Siya. Ito. Ito. Siguro ito sa neutral. Ito naman sa line. Yan. Dito siya kukuha ng power supply. Ito 20 volts. Since ito ay 220 volts. Pero ngayon, titesterin muna natin. Ayan, kita naman sa camera. Testerin muna natin. Set natin sa ohms. Ohms tayo. Huwag tayong mag-continuity. Ayan. Ayan. Test muna natin yung ating tester kung gumagana. Ayan, nag-zero. Gumagana ang ating tester, ang ating multimeter pang-test. Ayan. Unang itetest natin ay ang heater muna. Ayan, makikita ang reading yan. Siguro tagilid po ng konti. Ayan, makikita naman siguro ang reading yan. Ayan, kita yung reading niya.
Ayan guys, meron siyang 36.6 ohms. So ibig sabihin, buo pa yung heater natin. Ito, itong portion na to, heater to. Ayan, itong portion na to, ito yung heater. Tapos ngayon, titestingin natin ang switch. Titestingin natin ang switch. Galing siya rito, ito yung switch niya. Ayan. Ayan. On, on. Ito off, ito on. I-on natin kasi nakaano lang to eh. Parang series lang siya. Pass through, single through ang switch. Parang switch lang din ng ilaw, ganun. Pag on mo, magagaling dito ang power supply, ito. Yan, since dito magagaling yung power supply, ito, tatawid siya rito, iikot dito. Pag nakapag-switch on yan, konektado na yan, babalik uli siya, may return, papunta rin sa heater. Then ang switch natin ay automatic na rin. Meron siyang heating sensor na pag nag-detect siya ng sensor, heat, nakadetect siya ng heat dito, banda, ng init, na kumukulo na, automatic po siyang mag-shutdown. Meron yan. Nandito siya. Ang sensor niya. Mag-shutdown yan at babalik sa zero. Ganyan. Ipitik siya ng ganun. Okay, test muna natin. Ayan, kita ang tester. Makikita niyo yung reading. Nandyan. Kahit continuity lang, okay lang yan. Patunogin natin. Ang kinukuha lang naman natin dito ay contact. Kung may contact pa yung switch. Ayan. Kuha tayo ng ito sa isang linya para matest natin ang switch, kung switch ba ang problema. Well, ito. So, tumunog yung tester natin. Ibig sabihin, ay may buo yung connection ng switch. Naka-on tayo. Ayan. Pag i-off natin, mawawalan niya ng contact. Yan. Yan. Ganyan lang pag ano. Mawawalan niya ng contact. Ayan. So, okay yung heater. Okay yung switch natin. Ayan. Okay yung switch natin. Wala namang problema. So, proceed tayo dito sa ibang connection. Itong power supply. Dito tayo. Dito nagbibigay ng power supply eh. Itong neutral. Ito yung ano. So, dito naman tayo. Kasi dapat ito may manggagaling na power supply dito. Power. Ito. Ito, gumagana siya. Ito yung line 1. Tapos, yung neutral, ito, kabila. Itong kabila ang neutral. So, insulated siya, pero, anuhan lang natin. Iskisa na lang natin para makakuha tayo ng continuity or contact. So, wala. Wala siyang contact. Kailangan natin buksan ito, kabuuan. Subukan natin tanggalin ito. Ito, ayusin natin ito. Ayan. Of course, ano siya, may nut siya. Kailangan natin ng socket na maliit. Socket. Meron tayo dyan. Ito, iba't ibang ano, metric. 5.5 yung ata yan. Ayun, 5.5. Sige, tanggalin muna natin at saka mamaya natin test. Ito guys, nabaklas na natin. Ito, baklas na natin siya. Ito. Testerin natin siya ngayon dito. Kasi hindi siya nagbibigay ng contact eh. Wala siyang contact eh. Ayun, may nalaglag. Ano? Pin yun dito. Dito. Pinakapaan niya. May spring. Testerin natin kung bakit kawalan siya ng contact. Ano niya? Ayan. Ito, wala siyang contact dito. So, ito naman.
wala siyang contact. Nawalan siya ng contact. Ito guys, naglulose contact siya. Itong contact na to, naglulose contact. Pero ito na ayos na. So mayroon ng ano, mayroon ng continuity. Ito. Meron na sa kabila. Ito, naglulose ulit ito. Kailangan natin i-ano ito. Ayan. Ayan, naglulose ulit. Ayan guys, naayos na natin. Ito na. Yung contact niya, nilihaan ko lang kasi medyo corroded na yung contact. Ito na siya. So, ibig sabihin magbibigay na siya ng power supply pagka sinaksak to. So, siyempre may spring to, idadapa siya ng ganyan. Kailangan meron siya contact para magbigyan ng power supply. Yan. Wala dyan. Testing natin. Continuity lang. Kahit dito na lang. Yan, meron na. Yan. Consistent na. Dito muna tayo sa isa. Ayan, meron na. Okay na yan. Babalik lang natin guys. Ayan, babalik lang natin isa-isa. At titestingin natin. Guys, magte-testing na tayo. Ito na. Yan, umilaw na to. Ibig sabihin, gumagana na siya. Ayan na. Linig nyo, kumukulo na. Cut off na to. Ibig sabihin gumagana na. Ito. Pumitik siya. Ito yun. Pumitik. Okay na siya. Ayan. Ayan. So, nilang natin yan sa mayari. Ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and share. At subscribe na rin para ma-panood niyo pa yung mga uploads kong video, halimbawa ganitong tutorial kung paano mag-repair
kung paano step by step mag-check kung ano naging problema sa mga ganitong pag-repair. Kasi may knowledge din po tayo sa ano, sa electrical. Mostly electrical naman, hindi ako masyadong ano sa electronics, pero sa electrical, since ito naman ay ano to, ito naman ay mostly electrical lang, wala siyang electronics. Yan, electrical. Ito yung nag-cut off kanina. Pag inon ko uli yan, magka-cut off uli yan, kasi nga na-reach niya na yung ano, yung temperature. Marami pong salamat.